last time pinakita ko sa inyo kung paano kayo makakapag-record ng acoustic guitar gamit yung cheap recording equipment na nabibili lang sa online, sa Lazada man or sa Shopee. Tinampok natin dun yung BM-800, itong Mas Lady 222A na napakamura, tsaka yung XLR cable na lahat mabibili sa online. Pati itong mic arm na to. Last time nag-record tayo ng acoustic guitar, ngayon susubukan natin yung same recording equipment pang record ng electric guitar. Ayun. Yeah. Siyempre, magre-record tayo ng electric guitar. Ang maidadagdag sa recording natin is ito, guitar amplifier. Ang guitar amplifier na gamit ko is Laney LX12 na kailan ko binili ito? 2016. Okay? 5 years ko na itong ginagamit and so far, wala pa naman ako nagiging problema. So, masasabi ko talagang quality yung Laney. Hindi ito sponsored, ha? Baka isipin niya sponsored, pero Laney. Baka naman. So, simulan na natin. I-connect ulit natin yung mga kailangan nating gamitin. Okay? Ito yung aking BM-800 na naka-ready na. Nakatapat na siya doon sa amplifier na gagamitin natin. Tapos ito, yung XLR cable, connected na sa kanya. I-coconnect ko na lang tong male dito sa Mas Lady. Yan. Okay? Connected na to sa Mas Lady. And of course, ang gagamitin nating device pa rin sa pagre-record natin or sa pag-cover, kung halimbawa ang gagamitin mo to pang cover, is phone pa rin. Okay? Tsaka na tayo gumawa ng mga iba pang videos gamit yung laptop. For now, phone muna tayo since ang concern natin dito is yung budget. Diba? Hindi lahat ng tao may laptop, pero maraming taong may phone na gustong mag-cover, gustong mag-record. Pero, kaya susubukan natin to sa phone. Of course, yung MIDI cable or yung Type-B na USB cable. Siyempre, itong Type-B, connect mo to dun sa Mas Lady or sa audio interface. Tapos, itong kabilang end ng USB cable, siyempre, dahil co-connect nga siya sa phone, gagamitan natin siya ng OTG cable na Type-C. Sinabi ko na to last video, yung OTG cable ng OTG cable. Yung OTG connector na gagamitin nyo sa phone nyo is nakadepende sa charging pin na meron yung phone nyo. Sa Realme 6 Pro, Type-C siya. Kaya yung OTG na binili ko, Type-C. Kung ang phone nyo ay merong micro USB na charging pin, micro USB yung bibitin nyo, OTG. So yung OTG, yung kanyang puwetan, yun yung i-coconnect mo sa Type-A na kable na galing dito sa Mas Lady. Tapos ito, ito yung i-coconnect sa phone. Hindi ko mapakita sa inyo yung phone ko pero ito yung i-coconnect ko dyan. So mapapansin nyo magkakaroon ng changes ng konti sa audio kasi ang magiging audio source na ay yung BM-800. So connectan natin. Okay, this time the mic is already connected to the audio interface which is Mas Lady 222A and then connected yung Mas Lady dyan sa device, sa phone. Kaya yung voice na naririnig niya sa akin ngayon is dito na nanggagaling sa mic, papunta dyan sa device. Ayan. Pagka hinawakan mo yung mic dahil sensitive yung BM-800, ganyan yung tunog niya. Tapos, gumamit na lang ako ng earphones na i-pin-login ko dun sa phone's input ng Mas Lady para maririnig ko rin yung quality ng boses ko kung napipick up ba nung audio interface yung mic, kung gumagana ba ng maayos. Kung ano yung naririnig ko dito sa earphones, yun din yung nasasagap na tunog niya ang Realme 6 Pro na ginagamit ko ngayon pang record. Doon sa nakaraang video natin, may mga inayos pa tayong settings sa phone, sa pag-capture ng audio habang nagvi-video kasi may mga built-in cameras nga ng phone na hindi basta-basta nagpipick up ng audio kung ang audio source ay dadaan doon sa charging pin. Okay? Ang ginawa ko last time, nag-download tayo ng
open camera. Kasi meron doon settings na pwede mong ayusin para lahat ng audio input na nakasalpak sa charging pin ay mapipick up ng device. Kung hindi nyo pa napapanood yung previous video, ayan, check nyo na lang dito sa tags. Click nyo na lang yan. Gumamit tayo doon ng dalawang pamamaraan ng pagre-record ng acoustic guitar, di ba? Una, magre-record ka via condenser mic. Okay, wherein yung acoustic guitar itatapat mo sa mic, tapos yung mismong sound na inilalabas ng gitara ay napipick up ng mic. Okay? Tapos yung pangalawang pamamaraan naman is gumamit tayo ng kable na kung saan ginamit natin yung pickups ng acoustic guitar. Ngayon, ang gagawin natin is magre-record tayo ng electric guitar via BM-800. Okay? So, ang gagawin natin, dahil ang labas ng tunog ng electric guitar ay dito sa guitar ampli, yung BM-800, itatapat natin, of course, dito sa amplifier. And then, i-set lang natin yung equalizer ng amplifier, kung ano yung pwede nating madial na magandang setup para properly equalize yung tunog ng gitara. Ngayon, dito siya nakatapat sa bibig ko para marinig nyo. Ngayon, ibababa ko siya para maitapat doon sa guitar amplifier. That's the sound check, no? Ito tip lang ha. Pag magre-record kayo ng electric guitar gamit yung BM-800 or kahit anong condenser mic, huwag nyo masyadong i-dedicate yung mic doon sa amplifier kung saan lumalabas yung tunog. Siguro mga ano, mga one fist away. Siguro ito yung BM-800 tapos one fist away from the amplifier. Okay? Kasi pag masyado siyang nakadikit, based on my experience, kasi merong natural hissing sound. May natural hiss sound yung or preamp noise na tinatawag. Merong natural preamp noise yung mga speakers or amplifiers na kapag naka-turn on sila. So kapag malapit masyado yung BM-800, masasagap niya yung hissing sound. Yung mahinang tunog na ganon. Okay, na continuous. Hindi talaga nawawala yun. And also, lahat ng audio interface, meron talaga silang preamp noise. Meron silang natural hissing sound. So kapag masyadong malapit, dobling hissing sound yung maririnig noong device o yung masasagap ng device. Yung natural hissing sound ng amplifier, tapos yung preamp noise pa ng BM-800 tsaka ng audio interface, masyado nang magiging disturbing yung tunog. Kumbaga, dinig na yung ano, yung preamp noise, and ayaw natin yun. Gusto natin less yung noise at yung instrument lang yung naririnig.
Okay? Kung mapapansin nyo, hindi ganun ka enhanced yung quality ng tunog doon sa recording na pinadinig ko sa inyo. Kasi walang audio enhancement na inilagay doon. Hindi nga ako gumamit ng mga pedals, yung mga multi-effects pedals or analog pedals. Talagang ano lang, direkta lang yung from guitar to amplifier lang. Kung ano lang yung meron dito sa amplifier, yun lang yung maririnig natin. Okay? Kasi nakakapagdagdag ng quality yung mga pedal tsaka yung mga multi-effects pedal. Hindi ko ginamit kasi baka masyado nang maging madaya yung tunog. Eh, ang fini-feature natin dito is yung natural sound ng gitara, ng amplifier, tsaka ng audio interface. Next video, i-feature naman natin kung ano yung quality ng pagre-record ng instrument through dynamic microphone. Kasi ito condenser siya. Yung isa naman, yung isang klase ng mic, dynamic microphone naman siya. Ito yung ginagamit sa pang karaoke. So, yun.